Hi guys, here we go again for a new video. So guys, dumating na yung Astral's Freegan set. So, heads up guys, wala dito yung pangalan nga pala nun, Savior na isa. Dahil dalawa lang tong set na to. Dahil ito yung mas murang version na binili ko kasi sa isip ko kasi nung una, di ko dinouble check, akala ko tatlong bay na yun. Hindi pala, kasi gusto ko lang kasi bumili ng set na ganito nang wala yung launcher. Kasi ang dami ko ng launcher, nakatambak lang doon. Tapos napansin ko na lang, bakit dalawa lang to? Tapos chinek ko ulit doon sa Solong 40. Dalawa lang talaga yung bay na kasama doon. Okay. So guys, heads up pa, isa pa. Papakita ko lang sa inyo itong mga set na to. Tapos dito tayo magpo-focus. Gagawin ko to ng separate video, itong set na to, para mas focus tayo kay Astral's Freegan. Sa mga iba sa inyo, sigurado ko gusto niyo rin ng focus lang sa kanya o focus lang para dito. Okay. So, ngayon buksan na natin muna. Sabihin ko muna, kami kasama nga pala tayong dalawang stickers. Tapos yung mismong dalawang bay at yung extra part para dun yata sana sa saber na isa. Kaso wala siya dito. Hindi ko din double check. Okay, so let's go. Okay guys, so nasabi ko na. Sigurado ko nasabi ko na kanina doon. So kinuha ko lang tong S-gear para dito. At ang ating Freegan. Uy! So, ito ang mga ating bagong parts para sa ating Freegan. So, ito yata yung bagong Trio Zero? Tama ba? O V0. Okay, tapos yung mga parts. Ayan. Freegan, ang gandang tignan. Tapos kung napapansin nyo yung dito sa layer na to, ay parang may namumukhaan kayo. Kung na may namumukhaan kayo, tama kayo. Ito ang ginaya din sa Beyblade Burst Evolution si Legends Freegan. Tapos dito naman sa kabila ay si teka nga lang, may kumatok. Okay, dito naman si Astral's Freegan. So kung tatanungin nyo, rubber medyo matigas pero bumabaw naman yung kuko ko. So, mukhang hard rubber yata to. Hard rubber, bumabaw naman yung kuko ko. Ayan. Mapapansin at nawala sa focus. Kapag nilapit ko ng sobra, nawala sa focus. Yeah. Ayan o. So, hard rubber na naman. Hindi na naman yung parang rubber na parang dapat katulad din sa Takara Tami. At medyo parang ang gaan. Okay, so sa disc niya. Ayan. Bago natin disc, yung Zero. O yung Zero V. At yung bagong driver natin. Ang ganda! Tignan mo. Tsaka rubber ba to? Hard rubber na naman. Ang gilig nila sa hard rubber flame brand. Sana naman i-straighten nyo naman sana. Okay, tapos ang gimmick yata na ito, paano ba gumagana? Hindi ko pa pinapanan yung tutorial na ito, paano... Ayun, itutulak pala to, pababa. Tapos, ano na? Ayun, tapos pwede mo nang palitan. Ito mukhang ano ba to, metal? Yep, metal to, metal talaga, metal. Okay, tapos sa susunod natin, mode. Paano, ayaw na mapalitan. Ayaw magpalit. Yeah. Medyo ang hard niyang palitan. Ng mga modes. So, hindi ko pa alam yung bawat mode nga pala na ito, Kung magtataka kayo, bakit hindi nyo sinasabi ko anong mode yan? Hindi ko alam. Sa tingin ko, ito yata pang defense. Defense yata to. Kasi kadalasan napapansin ko yung mga metal nasa defense. Okay. Teka, balikan ko na lang muna to. Stuck. Okay. Okay, so ito naman ay may isa pang metal ball. Ito naman. Free spinning yung ball dito sa loob. Okay, medyo mahirap i-change mode parang may sumasabit dun sa loob. Sa tingin ko ilang minutes ako bago mapalitan yung mode na ito. Ayun, ang hirap po. Parang may sumasabit dun sa loob.
See? Okay, so pause ko na lang ulit para ma-change mode ko. Ah, ayun. Usa na rin. Pero ang hirap. Ang hirap. So, apat yung mode na ito. Dalawang may rubber. Tapos ayan pa, yung parang katulad ng dating driver ni Spriggan. Pause ko muna. Okay, so ito yung isa pang yan, driver. Yung mode. Okay, ah. So, hindi ko alam kung papakita ko ba sa inyo. Sigurado ko magiging napakahabang video na ito. Kada palit kong mode. Pero subukan ko pa rin. Tapos yung pure rubber. Tapos yung metal. Dalawang metal, tapos dalawang rubber na driver dito. Okay. Okay. So, ito na. Ang ganda, ha? Free spinning ba to? Kapag nilagay ko dito. Paano kaya to? So, mukhang free spinning naman sa kunyaring ikinabit. So, pagbuhuyin ko muna, check ko. Okay guys, asensya na, napinos ko. At medyo natagalan ako. Binuksan ko nga pala to. Kung magtatanong kayo, bakit niya binuksan? Dahil sobrang sikip na ito. Binawasan ko to, yung pinaka parang switch na to. Para mas madali ko siya mailiko. Dahil sobrang higpit, hindi ko kaya siyang i-change left to right yung spin niya. So, kaya, ayun, binuksan ko, tapos inayos ko. Alam ko dapat hindi dapat ito yon, pero meron na, gumawa na lang ako ng paraan. So, tignan na lang natin kung kamusta naman ang pag-change mode niya, left to right na ngayon. Okay guys, so naayos ko na yung akin. So, kaya ko na itong gamitin left and right spin gamit na ito. Tsaka nung nilalaba, nung tinitesting ko, matunog oh. Kaso may konti problema dito. Ako parang madali yatang ma-burst. Kahit matunog. Okay, so ngayon nasa left spin to. So, ayan, ganyan siya kapag nakaayos na. Ito naman ang inyong S gear. So, naka free spinning mode to. So, nilagay ko siya sa free spinning mode. So, may dalawa tong mode. Pwede mo siyang ilagay sa hindi naman siya free spinning kung gusto mo. Pero ako gusto ko i-free spin siya. So, ngayon at least may isa na tayong gear. At mag-aabang pa tayo ng mga iba pang gear para magiging perfect. Okay? Okay. So, ipakita ko naman sa inyo ang right spin niya. Be right back. Okay, so ito naman siya, mode niya, it's itsura niya kapag naka-right spin. Left spin and right spin. So, magtatanong kayo, anong ginawa ko para lang, yun nga, ma-left and spin, left and right. So, pinudpud ko lang naman yung taas para maitulak to papasok. Kapag tinulak ko ngayon papasok to sabay, dapat, yan, lalabas yung kabila. Tapos lalabas. Tulak din ito papasok. Para maging... Ayan. Left spin na nga siya ngayon. Ganun lang ang ginawa ko. Kahit wala akong ano. Hindi ko na kailangang ikut-ikutin ito ngayon. So, ganun lang kasimple. Para mag-change mode na lang siya. Kapag wala kayong gear, guys. Open nyo siya. Ipupurin nyo lang yung pang left and right na ito. Tapos, ayan. Hindi na umiikot to. Dahil wala naman akong nung gear na yon para i-switch to. Gear tuloy. Tool. Okay. So, kumusta yun natin? Test launch na muna natin to. Ito gagamitin kong mode. So, naka-right tayo. Go. Shoot! Ooh. Sarap. Ang tanong, kumusta kaya siya? Marami nga pala nagsasabi, itong Spriggan na to, sa Takara Tami, Takara Tami version, madali siyang ma-burst. So, hindi malayo gayahin ngayon tuloy ng...
gusto nyo, stay tuned lang kayo. Na babalik pa tayo sa mga iba pang laban natin. Okay, ito ngayon si Kim Jason Abilachua. Signing.